sa mga balitang mayroong pag-asa. Adventist lawyers, judges, and prosecutors masayang dumalo kasama ng mga church leaders sa convention na idinaos sa Silang, Cavite. Fully reconciled brethren sa Sablayan, Occidental Mindoro, nagtipon sa fellowship na pinangunahan ng Adventist World Radio katuwang ang AFP at pamalahan. Medical mission at pangangaral magkasunod na isinagawa ng mga Adventista sa Candon City, Ilocos Sur. Lahat ng manggagawa sa Mountain Provinces Mission mula sa mga leader, pastor, guro at kanilang mga pamilya nagkaroon ng masayang pagsasama-sama at pagkakaisa sa spiritual retreat. Workers meeting at spiritual retreat nagbigay ng direksyon at masayang karanasan sa mga manggagawa ng Southern Luzon Mission. Central Quezon 2 District, formal ng hinati sa dalawang distrito bunsod ng patuloy na pag-unlad ng kanilang gawain. 200 pamilya sa barangay Barong-Barong, Brooks Point, Palawan nakatanggap ng ayuda at water filter kits sa outreach program ng Adventist Hospital Palawan mula sa tanggapan ng North Philippine Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Conference sa Luzon. Masayang nagtipon ang Adventist lawyers, judges, and prosecutors kasama ng mga church leaders mula sa Southern Asia Pacific Division at tatlong union conferences sa bansa sa idinaos na convention sa Life Hope Impact Center, Silang, Cavite. Ang nasabing convention ay ikatlong pagkakataon ng isinagawa magmula noong mabuang samahan ng Adventist Lawyers of the Philippines. Ang layunin ng kanilang pagsasama-sama at ang iba pang detalye sa kanilang programa nasa balitang may pag-asa ni Bren Estrito. Warmly welcome you to the third Adventist Lawyers and Church Leaders Convention. Sa pangunguna ng Adventist Lawyers of the Philippines at sa suporta ng Southern Asia Pacific Division at ng Public Affairs and Religious Liberty ng Missions and Conferences sa teritoryo ng North Philippine Union Conference ay nagtipon ang mga delegado sa Adventist Lawyers and Church Leaders Convention na idinaos sa Life Hope Impact Center, Silang, Cavite. Sa temang Summoned, masayang nagtipon ang church leaders mula sa SSD at tatlong union conferences sa Luzon, Visayas at Mindanao, kasama ng mga Adventist lawyer, judges and prosecutors. Isa sa pangunahing layunin ng nasabing convention ay patuloy na mapatibay ang pagtatalaga ng mga abogado sa pakikibahagi sa gawain ng Ebanghelyo at ganun din magkaroon sila ng malapit na relasyon sa paglilingkod kasama ng mga leader ng Adventist Church. Gusto namin sanang magsama-sama para ma-revive, ma-inspire to work more for the church. So we are looking forward to more lawyers working together, doing evangelism, doing public ministry. Maganda ang maidudulot na ito, especially on how ang ating mga nasa kapatiran na nasa legal profession at ang church leaders natin ay makakapag-work closely together para maiwasan yung mga legal problems, nakapag-explore ng mga ministries on how to further the Lord's work. Mahalagang bahagi ng tatlong araw na pagtitipon ang mga devotional sa umaga at sa gabi na pinangungunahan ng mga pastor at church leaders. Ganon din ang mga lecture and presentation na pinangungunahan naman ng mga piling Adventist judges sa bansa. Marriage is a special contract of permanent union. Nagkaroon din ang mga group discussion kung saan pinag-usapan ang mga paksang may kinalaman sa legal rights, law, and church governance. Tampok na bahagi din doon ang mga presentation ng panauhing pandangal na si Attorney Karnick Dokmetsian, ang General Counsel ng General Conference of the Seventh-day Adventist Church. My challenge is that they continue to focus on mission while at the same time providing services not only to the church but to the community because of their expertise. My prayer for them is that they continue to flourish and grow in numbers. Sa huling bahagi ng convention matapos ang Special Sabbath Program ay malugod na tinanggap at kinilala ang mga bagong abogado upang maging aktibong miyembro ng kanilang samahan, ang ALFA o Adventist Lawyers of the Philippines Association.
Ito'y sinunda ng eleksyon para sa mga bagong officers and board of directors ng Alpha na magsisipaglingkod at mangunguna sa samahan sa mga programa at serbisyo nito sa simbahan at sa komunidad. Nagtapos ang Adventist Lawyers and Church Leaders Convention sa isang commitment ceremony kung saan si SSD Associate Executive Secretary Pastor Mamerto Gingging II ang nagbahagi ng mensahe ng hamon at pagtatalaga. Kasunod ng malaking pagtitipong ito ay nakatakdang magkaroon ng malawakang pangaral sa bansa ang Alpha at magpapatuloy ang kanilang mga paglilingkod sa simbahan at sa mga kaanib nito sa mga usaping may kinalaman sa religious liberty, lalo na sa Sabbath keeping. The Adventist lawyers are planning to conduct a national evangelism and to have a collective efforts to assist those who are being to have problems in the school and in their work when it comes to Sabbath keeping. Layuning magatid ng mga balitang mayroong pag-asa mula sa Silang, Cavite. Ako po si Bren Estrito, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Umabot sa 50 mga fully reconciled brethren o mga kapatid nating nanumbalik sa gobyerno at sa Panginoon ang nakibahagi sa fellowship na pinangungunahan ng Adventist World Radio. Ang nasabing pagtitipon ay naging matagumpay sa pakikipagtulungan at suporta ng Armed Forces of the Philippines, provincial at lokal na pamahalaan ng Occidental Mindoro. Tunghayan ang kanilang masayang fellowship sa balitang may pag-asa ni Reynante Etang. Sa inisyatibo ng Adventist World Radio ay muling nagdiwang ng fellowship ang ating mga kapatirang fully reconciled dito sa Ligaya Seventh-day Adventist Church. Ang programa ay sa inisyatibo ng AWR at sa pakikipagtulungan ng provincial at local government at ng mga sandatang lakas ay nagdadaos ng programa isang beses sa isang taon para sa ating mga kapatiran na FRs. Ito ay naglalayo na maipagpatuloy ang pagbabalik-loob ng mga kapatiran natin sa gobyerno at sa ating Panginoon. Ito ay dinaluhan ng humigit-kumulang 50 na mga kapatiran nating fully reconciled, kasama ang kanikanilang mga pamilya. Sa tulong ng mga sundalong nakadestino sa Karating Nayon, ay tiniyak ang kanilang mga seguridad. Ang AWR Mindoro ay nagsagawa ng gayong programa at ito po ay pinangunahan ng core team ng AWR Farming. Ito po ay ating ginawa dahil meron pong calling ang Army AFP para i-secure na at the end of the year, ma-secure natin na yung ating mga fully reconciled na mga individual ay hindi nababalik sa bundok. So, ang ating ginagawa ngayon ay recommitment program at fellowship para mas patibay natin yung kanilang dedikasyon na magbalik loob sa Diyos at sa ating pamahalaan. Sa nasabing pagtitipon ay nagkaroon ng ilang mga aktibidad tulad ng film showing sa gabi at noong umaga naman ay nagkaroon ng mga parlor games na kung saan ay kitang-kita ang saya at pakikilahok ng ating mga kapatiran. Nagkaroon din ng gift-giving bilang handog regalo sa mga dumalo. Nandito po tayo sa Ligaya Seventh-day Adventist Church. Nasasaksihan po natin ang special summit ng ating mga fully reconciled na mga kapatid na galing po sa northern part ng Occidental Mindoro. At ang programa pong ito ay joint project ng Armed Forces of the Philippines at ng Seventh-day Adventist Church, Adventist World Radio, para po masiguro natin na yung ating mga kapatid na nagbalik sa gobyerno, nagbalik sa kanilang pamilya, ay nagpapatuloy sa paglago sa pananampalataya, na sila ay kasama pa natin hanggang sa ngayon. So nandito tayo para i-launch din yung tinatawag na guardianship program para sa kanila at masiguro yung kanilang integration sa komunidad ay tuloy-tuloy at nasisiguro na sila'y ating naalagaan. So ang special essence po ng activity pong ito ay masigurado that they are being nurtured in faith, na tayo bilang mga kaanid ng iglesia kasama tayo sa pag-aaruga sa kanila, sa pagkalinga sa kanila, at bigyan sila ng patuloy na maaluwa na buhay sa tulong ng biyaya ng ating Panginoon. Ang nasabing fellowship ay nagpapatunay na totoo at bukal sa puso ang pagbabalik-loob ng ating mga kapatiran para kay Kristo at para sa gobyerno. Bilang mga mananampalataya, ay nararapat na hindi natin pabayaan ang ating mga kapatiran upang mas lalo pa silang mapalapit kay Kristo at makitang mayroong pag-asa kung buong puso tayo nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Mula rito sa Ligaya Seventh-day Adventist Church, para sa Balitang May Hatid Pag-asa, ako si Reynante Etang para sa Hope Today NPUC News. Magkasamang medical and dental mission ang paglilingkod na hatid ng mga Adventista sa mga mamamayan ng Candon City, Ilocos Sur.
Ang nasabing community outreach program ay isinagawa sa pangunguna ng Southern Asia Pacific Division at Northern Luzon Mission Adventist Layman Services and Industries o ASI bilang paghahanda sa nakatakdang pangangaral sa nasabing syudad. Saksihan ang kanilang masayang paglilingkod sa balitang may pag-asa ni Sam Hilbano. Sa pagnanais sa mapagsilbihan ang ating mga kapatid, hindi lamang sa mga liblib na lugar, kundi pati rin sa mga syudad, isang medical and dental mission ang ginanap dito sa Barangay Isidro, Candon City, Ilocos Sur. Ang nasabing programa ay bunga ng pagtutulungan ng SSD at NLM Adventist Layman Services and Industries, kasama na rin ang AUP College of Medicine and Dentistry at iba pang mga medical volunteers na kung saan ang libreng serbisyong medical na ito ay isang preparasyon sa gaganapin na mas malaking pangaral sa lugar na ito. Upang mapagsilbihan ang ating mga kaibigan at mga kapatid kung saan nakikita ninyo kasalukuyan ang medical mission, dental mission sa lugar na ito bilang paghahanda sa malaking evangelistic meeting. This is a collaboration ng ASI, ng College of Dentistry and College of Medicine ng Adventist University of the Philippines. At the same time, we invited some amicus students sa ating UNP sa Vigan. This week din po na darating ay meron po tayong Voice of Youth. So lahat po ito ay pinagsama-samang pakikilahok, paggawa ng ating mga kapatiran sa lugar na ito. Tampok din sa medical mission na ito ay ang mga serbisyo gaya na lamang ng libreng gamot, libreng pagupit at libreng masahe na labis na kinagiliwan ng ating mga kapatid na nagpakonsulta pati na rin ng mga pinuno ng barangay na ito. Ang tulong ito kasi pag nagamot itong sakit ko, siyempre, makakapagtrabaho ako ng mabuti at magagampanan ko ang mga gawain ko sa bahay at saka sa... Nagpapasalamat kami sa tulong and support ang mga ASI officers and members na pumunta na tumulong dito sa medical mission and dental. Sa ngayon ay marami na ang maituturing na nabutan ng tulong medical at inaasahan na mas madadagdagan pa ito sa gagawing medical and dental mission muli sa susunod na linggo. Meron tayong 86 na pasyente. We will have our second dental medical mission. So inikayat ko, ini-invite ko lahat ng mga taga Barangay San Isidro at saka Barangay ng San Nicolas ng Candon, Ilocos Sur na pumunta at dumalo para sa free dental medical mission. Sa makatuwid, ang programa gaya na lamang ng medical and dental mission ay nagpapatunay lamang ng medical missionary work ay laging kasangga at sa mainam na kasangkapan ng pag-iibanghelyo. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa. Sam Hilvano para sa Hope Today and VUC News. Kasunod ng mga paghahanda at mga paglilingkod ay nagsagawa ng malawakang pangangaral sa Candon City, Ilocos Sur ang mga Adventista sa pangunguna ng Southern Asia Pacific Division Adventist Layman Services and Industries o ASI sa temang Revelation of Hope. Ang nasabing pangaral ay pinagpalang umakay sa madaming mga tao sa pagbabautismo. Si Mike Daniel Subala para sa Balitang May Pag-asa. Mga bisyo ko na naranas ko. Sobrang hirap talaga. Pati buhay ko noon. Muntik nang nagka-sira-sira. Hindi maitatanggi na laganap ang ganitong suliranin sa ating pamayanan. Kaya nga't nasilip itong pagkakataon ng ASI dito sa NLM na magdaos ng Revelation of Hope Seminar dito sa Candon City, Ilocos Sur. Kaya nga minabuting ang tema ng ASI Evangelism ay Revelation of Hope. So kailangan natin dahil ang Revelation 14:6-12, ayon po ang nakatalaga sa ating mission statement. Kaya sinagsabi po doon, the mission of the Seventh-day Adventist Church is to proclaim the gospel to all people in the context of Revelation 14:6-12, leading them to accept Jesus as their personal Savior and to unite with His church and nurturing them in preparation for His own return. Nakitang pagtutulong-tulong sa nasabing pangangaral. Ito po ay pinangungunahan at sponsored po ng ASI from SSD sa pangunguna po ni Pastor Segundino Asoy with the collaboration of NPUC at ng NLM at ng ating mga medical students
and Voice of Youth from EUP. Yan. At maliban doon ay nagkaroon po ng nagkandak po tayo ng mga crusade sa mga area. At ang nabautismuhan ay more than 50. At tapurihin po talaga ang ating Panginoon dahil naging matagumpay ang ating crusade sa dakong ito. Ang nangyaring pagbabago sa buhay ng Castillo family ay patutuo na dakilang pag-ibig ng Diyos. Papasalamat ako sa Panginoon dahil binago niya na rin ang buhay ko. Hangarin ng ASI na maging kasangga ang Seventh-day Adventist Church. Kaya nga ang mga nakahanay na programa sa taong 2023. Ang ASI ang sumusuporta sa gawain ng Ebanghelyo sapagkat malaki ang kanilang gampanin. Sila ay supporting ministry ng iglesia. Second leg ng iglesia ang ASI para lumago at may taguyod ang gawain ng Ebanghelyo. Now we decided with the SSD and the NPUC and my director in NLM na ang susunod na program magiging crusade namin dito is this coming year. Sponsored pa rin si Pastor Asoy at kasama din ang health department. Naghahatid ng balitang may pag-asa, ako si Mike Daniel Subala para sa Hope Today, NPUC News. Nagdulot ng saya at pagpapala ang Workers Spiritual Retreat ng Mountain Provinces Mission para sa taong ito. Lahat ng manggagawa mula sa MPM Headquarters, mga distrito at mga paaralang sakop nito ay kasama sa nasabing retreat na isinagawa sa Santa Lucia, Ilocos Sur. Alamin kung paano ang kanilang masayang programa ay nagpatibay ng kanilang pananampalataya, samaan at pagkakaisa sa balitang may pag-asa ni Kay Silvano. Nagkaroon ng workers retreat ang lahat ng manggagawa ng Mountain Provinces Mission mula sa mga kanyang distritong sinasakupan, opisina at sa lahat ng manggagawa ng paaralan. Ginanap ito sa Esmeralda del Mar Resort, Santa Lucia, Ilocos Sur at kasama na rin sa mga dumalo ang mga miyembro ng pamilya ng bawat manggagawa ng institusyon. Naging masaya ang event na ito sapagkat nagkaroon ng mga team building activities para sa mga bata, youth, pati na rin sa mga adults. 2 taon ang lumipas simula noong huling workers retreat ng MPM at sa pagpapala ng mahal na Diyos ay pinahintulutan na rin ang mga ganitong uri ng gathering. Si Mr. and Mrs. Javier and Leti Garde ang naging guest speaker at lahat ay natuwa at nabiyayaan ng mga aral na makabuluhan tungkol sa patuloy na pagsisilbi sa Panginoon. Nakita ko na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng mga kamanggagawa at alam ko na lahat kami ay handang-handa na humayo upang kaming lahat ay maging witness ng ating Panginoong Diyos. Isang napakasarap at napakagandang experience ang aming naranasan sa lugar na ito sapagkat pagkatapos ng 2 taon ay muli ulit na nakapagkita-kita kami ng aming mga fellow workers, nagkaroon ng activities, nagkaroon ng team building activities, laro at nakapakinig ng mga napakagandang mensahe na tunay na babaunin namin sa aming pag-uwi sa pagiging witness sa aming mga trabaho at tunay na sa aming pagbalik sa aming mga lugar ay magiging mas mabuti, mas masigasig at mas masaya kami sa pagtatrabaho sa Panginoon bilang witness niya sa lupang ito. Well, this is my first time mag-attempt ng ganitong workers retreat at I could say that I am really blessed. I am really challenged. I hope to have a better relationship with God at to have a better relationship with my co-workers at sana lahat tayo ay magiging goal lang whatever challenge na ibibigay sa atin ng Panginoon. Naway nagbigay ng inspirasyon ang event na ito para sa manggagawa ng Mountain Provinces Mission sa pagpapatuloy nila sa gawain ng Panginoon dito sa kabundukan ng Cordillera at saan pa man sa mundo. Mula sa Mountain Provinces Mission, ako po si Kay Silvano, nag-uulat ng magandang balita para sa Hope Today and PUC News. Nagkaroon ng produktibong pagtitipon ang mga manggagawa ng Southern Luzon Mission sa isinagawang Workers' Meeting and Spiritual Retreat sa Santo Domingo, Albay.
Ang nasabing gawain ay nagdulot ng direksyon sa mga manggagawa na nagkaroon ng nagkakaisang hangarin sa masaya nilang paglilingkod. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Catherine Rafalio. I Will Go, Be His Faithful Witness ang tema sa nakaraang Southern Luzon Mission Workers Meeting and Spiritual Retreat na isinagawa noong January 7, 2023. Ang pag-ibig na siyang nagbubuklod sa bawat manggagawa ay ang siyang pag-ibig na nagbibigay buhay sa gawain ng Panginoon dito sa lupa. Sa pagsisimula ng taong 2023 ay nagsama-sama ang bawat manggagawa ng Southern Luzon Mission upang magbigay papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Nagkaroon naman ng pagpupulong ang mga manggagawa sa pangunguna ng administration at mga direktor upang patuloy na mapangunahan ang mga gawain sa taong ito. Sa pagsalubong sa araw ng Sabbath, Biyernes ng gabi, ay nagkaroon ng communion service kasama si Pastor Ron Hinimbago, SSD Youth Director bilang pangunahing tagapagsalita. Sa araw naman ng Sabado, nagbigay ng lektura si Mrs. Nelia Garrado upang magbigay ng inspirasyon sa mga manggagawa ng Southern Luzon Mission sa pagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ang mga manggagawa ay punong-puno ng kaalaman at masayang nakikinig sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga mensahe na inihatid ni Pastor Ron Hinimbago. Ang buong workers ng Southern Luzon Mission ay nakilahok sa Worldwide Prayer and Fasting pagkahapon ng Sabado. Masayang naglingkod at nanalangin ang mga manggagawa ng Panginoon. Tinapos ang araw ng Sabat sa isang natatanging commitment service na pinangunahan ni Pastor Eliseo Garrado. Ang malaking hamon sa gawain ng Panginoon ang nagmarka sa bawat puso ng mga manggagawa. Kaysayang pagmasdan ang bawat ngiti sa mga labi na nagpapahayag kung gaano kasaya ang maglingkod sa Panginoon. Mula dito sa Southern Luzon Mission at may layuning mga paghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ito po si Catherine Olikino Rafalio nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Formal nang hinati ang Central Quezon 2 District sa dalawang distrito dahil sa pagpapala ng Diyos na dahilan ng patuloy na pagunlad at pagtatagumpay ng kanilang katapatan at paglilingkod. Ang nasabing expansion ay sinuportahan ng South Central Luzon Conference at mula ngayon ay magkakaroon na ng bagong Central Quezon 3 District, samantalang ang dating Central Quezon 2 ay tatawagin ng Sariaya District. Si Marjorie Valdez para sa Balitang May Pag-asa. Dinaluhan ng iba't ibang opisyales ang farewell party ng Central Quezon 2 District sa Balay Sadyaya sa Barangay Balubal, Sariaya, Quezon. Upang pormal na hatiin ang distrito, Central Quezon 2 at Central Quezon 3. Sa mga nakalipas na dekada, pinangalanan ng Central Quezon 2 ang mga pastor na itinalaga sa distrito o humahawak noon ay kinabibilangan nila Pastor Ponciano Codiamat, Jesse Sarmiento, Jose Montojo, Elias Sarmiento, Ruperto Divina, Jeremias Ocampo, Jonas Carion, at Juby Estrada, sa ngayon ay kasalukuyan si Gerson Rivera Jr. Pinangunahan ni Pastor Gerson Rivera Jr. ang pagbubukas ng usapin hingil sa naturang distrito. Iba't ibang reaksyon ang mga opisyales ang kanilang naging pananaw. Madamdaming pananalita at pansamantalang pamamaalam ng mga opisyales sa matagal na pagsasama ng iisang distrito. Bagaman ang iba ay hindi nakadalo sa naturang farewell party, taos puso naman at maluwag na tinanggap ng dalawang opisyales na sina Tony Obon at Medel Cueto ang paghihiwalay ng dalawang distrito upang lalong mapagtuunan ng panahon at mapaglingkuran ang kanilang bawat kaanib. Natapos ang usapin ng magkahiwalay na distrito at nagkaroon ng pagsasalo upang lalong madama ang harmonious relationship ng bawat kaanib o opisyales. Huling pag-meeting ng lahat ng mga opisyales ng Central Quezon 2 at mga dating naging opisyales ng Central Quezon 2 upang pasalamatan ang Panginoon sa kanyang kabutihan. At dito'y naibahagi ang mga karanasan
na nakapagpatibay ng kanilang pananampalataya at ang karanasan ito'y babaunin nila na magpapatuloy na maglilingkod sa paghahati ng Central Quezon 2 at ang pagkakaroon ng Central Quezon 2. Samantala, nagkaroon ng pagpili ng mga opisyales ng Sariaya District upang lalong patatagin ang samahan ng bawat kaanib na kinabibilangan ng Lutukan, Sampaloc, Talaan, Palasan at Balubal Purok 6 na pawang nasasakupan ng bayan ng Sariaya. Napagpasyahan na ang Central Quezon 2 ay tawagin ng Sariaya District at ito ay pinagtibay ng pamunuan ng South Central Luzon Conference. Ang mga naging opisyales ng Sariaya District sa pamumuno ni President Tony Obon kasama ng mga iba't ibang opisyales at ang kani-kanilang mga departamento. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si Marjorie Feya S. Valdez, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Nasa 200 pamilya sa Barangay Barong-Barong, Brooks Point, Palawan, ang pinaglingkuran ng Adventist Hospital Palawan sa kanilang isinagawang relief operation. Doon sila ay namahagi ng mga grocery goods at mga water filter kits na makakatulong sa mga pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao roon. Maghahatid ng balitang may pag-asa si Josamel Tadlas. Sobrang pasasalamat. Yan ang nilalaman ng mga puso ng ating mga kababayan dito po sa Barangay Barong-Barong, bayan po ng Brooks Point, pagkatapos pong makatanggap ng mga relief goods at water filters na nabigay po natin sa araw po na ito. Mahigit kumulang 200 pamilyang residente ng ilang komunidad sa bayan ng Brooks Point, Palawan ang siyang lubos na nagagalak sa araw na ito pagkatapos nilang tumanggap ng mga ayuda na inihatid ng Adventist Hospital Palawan. Ang mga handog na ito ay nagmumula sa mga taong lubos na nagmamalasakit sa kanilang pinagdadaanan pagkatapos ng ilang araw na pagbaha sa kanilang lugar. Napaganda po ang ginawa ng Adventist Hospital Palawan in partnership with WIGS for Water Philippines. Talagang napakalaki po. Natulungan po ito ang mga barangay na talagang nadaanan po ng malakas na pagbaha noong December 4. Kaya ang pamunuan po ng Barangay Barong-Barong sa pangunan po ng inyong lingkod ay lalubos na nagpapasalamat sa aming pong mga donor katulad po ng aking nabanggit kanina. Bago nila tinanggap ang mga handog na ito, ay masaya din silang natuto kung papaano ang wastong paghuhugas ng kanilang mga kamay upang maiwasan ang iba't ibang uri ng mga sakit na maaari nilang nahawakan. Una-una, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi siya rin nagbigay ng ayuda. Pangalawa sa inyo, maraming salamat po sa inyong lahat na nagpunta dito. Sila din ay nakatanggap ng mga water filters mula sa WIGS for Water Philippines na siyang tiyak na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay upang magkaroon ng ligtas na inuming tubig. Ito sa May Brooks Point, mayroon po tayong mahigit 100 ng mga pamilya na ating naabutan ng ating tulong mula po sa Adventist Hospital Palawan. At saka galing din po, maraming salamat din sa Waves for Water na pinaubaya po nila sa atin sa Adventist Hospital na may distribute yung ating mga water filters. At saka sa iba pang mga kaibigan, kapatid na sumuporta po sa ating gawain sa pagtulong sa ating komunidad. Maraming salamat and God bless everyone. Naghahatid ng balitang may pag-asa, ito po si Josamel para sa Hope Today in PUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan, hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DCXL, DCRJ at DCR8, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon,
North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUC News sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUC News.